hindi mo nga sila mag... yung napabalis yung laway, alam mo ba yun? May mga ganong tao, di ba? Kausap mo, ang sasagot lang sa'yo. Ganon lang, no? Yung mga ganong tao, no? Ay, kailangan kinakaibigan sila. Pero, sa pagtagpong ito, pinapasabi ng Panginoon, no? Yung authority ay galing sa Diyos, pinakamakapangyarihan, at sasabihin niya sa isang makapangyarihan na tao, yung layunin at kagustuhan ng Diyos. Okay? Sabi niya, let my people go. Napakadali ba yun na gawin sa isang hari? Dalawa yun, ano? Perspektibo ng kanyang kaharian, gusto niya, meron siyang mga servant, meron sa kanyang maglilingkod. Imagine niyo sa bahay niya, meron kayong matulong, 10. Okay? Yung isa magluluto, yung isa maglalaba, yung isa maglilinis, yung isa mag-aalaga ng bata, okay? Yung isa, ano ba, ang dami, sabo, ang dami pa na lang, nangyiliparang mara. Okay? Yung isa, driver. Okay? Parang pwede na. Lima, yari lima. Sabo, dami na yun. Ano? Yung limang yun, may mga assistant pa. May hukas ng pinggan. Ang sarap ng buhay mo na, nakahiga ka na lang na gano'n. Okay? Ngayon, pagka nawala yung mga katulong mo, ano gagawin mo ngayon? Ikaw lahat ng gagawa ng ginagawa nila. Hindi ka nalang nakagalan. Diba? Ganon ang perspektibo ng isang hari. Papalayasin niya yung mga katulong niya kasi yun yung mga katulong sa kanya at sila ay maglilipon sa kanilang Diyos. Ganon yung perspektibo ni Pero. Pero, yung nag-utos nun ay ang Diyos yung pinakamakapangyarihan. Diba kung sumunod siya doon, maaaring bigyan pa siya ng marami pang mga servant, hindi lang yung mga Israelites. Kita nyo? Okay? Kung susunod siya, kaso lang dito, makikita natin sa huling-huli, no? Nakita na natin, nabasa natin kanina, na hindi pa rin siya. Susunod, tignan natin. No? For if thou refuse to let them go, and withhold them still, behold, the hand of the Lord is upon thy cattle, which is in the field, upon the horses, upon the horses, upon the asses, upon the camels, upon the oxen, and upon the sheep, there shall be a very grievous murrain. Okay? Ano yung murrain? Yan ay sakit ng mga cattle, no? Peste yan sa kanila. Okay? Sa tao, nung panahon natin, kaso lang ito, ginawa lang yung COVID. Kita niyo yung COVID? Nakakatakot, di ba? Kasi tinakot tayo. Pero imaginein mo, kung totoo yun, kasi hindi yung totoo. Kung totoo talaga yun, no? Konting. Ganun mo lang ng hangin, magkakasakit ka na kaagad. Tapos hindi ka na makakatayo. Patay ka na. Mga 5 after 3 hours. Sino mong mangyari doon? Mahirap yun pagka ganun na. No? Yung COVID, sa Manila, yung bahay kong dikit-dikit. No? Pagka nagkasakit lang yung isa, wala lang. Hinaanap kinukordunan lang nila. Imagine mo kung totoo yung COVID, isang ganun mo lang, may sakit ka na, di kalat lahat yun. Lahat patay dapat yun. Kaso hindi yung nangyari. No? Tinatakot lang yung mga tao, yung mga mayayaman, takot na takot, pupunta sa ospital, dadami na yun yung tao sa ospital, yun yung pakikita nila na napakaraming tao sa ospital. Sobrang takot lang. No? Yung iba namamatay sa takot. Okay? Pero tayo, dapat, saan tayo matatakot? Hindi sa sakit, matakot tayo sa Diyos. Okay? Ba't ka matatakot na yung sakit na yun? Hindi mo nga alam kung nasaan yung COVID. Alam niyo ba kung nasaan yun? Dito ba? Meron dito. Hindi mo nga alam kung saan. Kaya saan ka pupunta nun? Di ba? Imagine mo, kung magtiwala ka sa Diyos, yung Diyos mo, mas makapangyarihan yun sa kahit na anong sakit. Okay? Yan ang nangyari. Behold, the hand of the Lord. Yun ang kwento natin. Yung kamay daw ng Panginoon ay upon thy cattle in the fields, upon the horses. Okay? Ano daw yung kabayo? Anong ginagawa ng kabayo? Yung panahon nila, yan ay yung kanilang mga kotse. Okay? Kaya nga, ang lakas ng kotse, inatulad sa kabayo, horsepower.
Yan yung kanilang mga kotse. Imaginin mo, no, panahon ngayon, mawawala yung mga kotse. Lahat ng tao maghahalakad. Okay? Upon the asses, yan yung kanilang mga short range, maliliit na kabayo. Okay? Upon the camels, yan yung kanilang mga long range, yung mga malayuhan. Okay? Imaginin mo, wala tayong van. Pupunta kami dito siguro. Kahapon pala, umalis na kami ng halahalat. Dala-dala namin lahat ng mga kailangan namin pupunta dito. Pagdating dito, siguro tulog kami. Okay? Sobrang pagod, no? Okay? Upon the oxen, okay? Kanilang mga baka. And upon the sheep, yung kanilang mga sheep, yung sheep, ang source niyan, ang pagkain, milk, at saka damit. Okay? Sinishare yan, kinukuha yung kanyang balahibo at ginagawa yung jacket. Yung tawag dun sa ano yan, may wool. Okay? Ginagawang damit. Okay? Imaginin mo, no? Kung wawala sila ng damit, puro lumak yung mga damit nila. Okay? Gusto nyo ba yan? Luma yung mga damit natin? Okay? Ganun ang pwedeng mangyari sa kanila. And there shall be a very grievous moraine. Okay? Mamamatay ngayon yung mga itong mga cattle. And the Lord shall sever between the cattle of Israel and the cattle of Egypt. Okay? Sinempere ituloy ng Panginoon. Ito yung mga cattle ng mga Israelites. Ito yung cattle ng Egypt. Yung cattle ng Egypt, magkakaroon ng sakit. Yung sa mga Israelites, walang sakit. Okay? Binipreserve ng Panginoon yung para sa mga anak niya. Okay? Tayo, salamat sa Panginoon, pinipreserve tayo, walang bitong namatay sa atin, di ba? Nang bagyo. Yung mga malalaking puno, taggal yung mga ano eh. Imaginin mo, makita mo yung sa sobrang lakas ng hangin, hindi mo alam kung tatama sa iyo o hindi, di ba? Okay? And there shall nothing die of all that is the children of Israel. Wala daw mamamatay. Salamat sa Panginoon. Wala sa atin namatay. Kasi sinipreserve tayo ng Panginoon. Okay? And the Lord appointed a set time. Okay? Ito maganda sa Panginoon, no? Hindi niya lang sinabi. Okay? Ito ay ginaganap niya sa tamang panahon. Okay? May mga tamang panahon ba para sa inyo? Anong panahon ngayon? Sa mga kabataan, anong dapat na ginagawa niyo ngayon? Aaral ng salita ng Panginoon, number one yan. Sumunod. Nag-aaral at pangatlo, sumusunod sa magulang. Okay, nakakita ka na ba ng bata na matigas ang ulo? Di ba? Inutusan, galit na galit pa. No? Isa ikabubuti mo yun. Hindi ka inuutusan para napahirapan ka ng sobra-sobra. Mahirap talaga pag inutusan ka. Siyempre, work yun eh. Gawain yun. Eh, walang ibang gawa. Walang gawain na madali lang. Mayroon mga madadaling gawain. Pero isipin mo, pagka gawain, ito ay merong effort at meron kang i-exert na lakas, oras, panahon. Tama? Pag-aaral, kailangan mo ba mag-exert ng panahon? Pwede ba mag-aaral ka, hindi ka nagbabasa? Pwede ba yun? Nag-aaral ka, hindi ka nagbabasa. Pero maraming ganun. Di ba? Nag-aaral sila, pero hindi nagbabasa. Di ba? Tama ba? Sa Facebook, meron. Nag-TikTok, marami. Pero pag nag-aaral, talaga yung nag-aaral, subsob sa pag-aaral, para may pataas niya ang kanyang grades, at eventually, pag wala ng grades, okay, masaya siya. Nakukuha na niya yung grades niya. Hindi bantulot kumuha ng grades. Nakukuha na ng grades niya. Pwede niya. Okay? Kahit huwag mo nang kuhanin. Huwag kuhanin pa. Paalam ko naman yan eh. Okay? Sabi dyan, may set time. Okay? Ang Panginoon, ginaganap niya yung kanyang sinasabi. Okay? And the Lord appointed a set time, saying, tomorrow the Lord shall do these things in the land. Agad-agad, sinabi, ngayon, bukas mangyayari. Okay?
And the Lord did that thing on the morrow, and all the cattle of Egypt died, for the cattle of the children of Israel died not one. Okay? Gusto niyo ba yung ganon? Pinepreserve kayo ng Panginoon? Iniingatan tayo ng Panginoon. Yung kamay na pag-iingat ng Panginoon nasa atin, hindi yung kamay na pagpapalo ng Panginoon. Yung mabigat na kamay ng Diyos. Okay, sino napalo na dito? Masarap ba mapalo? Eh, paano pag malakas? Yung palo. Yung lumalatay sa puwet. Aray! Sakit mo yung hanggang kinabukasan, ramdam mo yung latay. Meron pa yung bakat. Mas niyo ba na ganun? Okay. Ito yung mga ginagawa ng Panginoon sa mga tao na ayaw sa Kanya. And Pharaoh sent, and behold, there was not one of the cattle of the Israelite died. And the heart of Pharaoh was hardened. Ito yung matitigas yung ulo. Okay? Imbis na lumambot, tumigas pa. Okay? Imbis na lumambot yung puso niya naging puso bato. Hardened. And he did not let the people go. Nakita ka na ng tinapay? Yes. Eh paano yung tinapay? Pag hawak mo parang bato. Ma-appreciate mo ba yun? Iba na appreciate yun na may ganun tinapay. Yung French bread. Pag yung pinupok sa'yo, mag-aabukol ka eh. Tigas nun eh. Di ba? Nakatingin nila yun. Tapos ipapainit nila uli para pag kinagat. Pero pag gaganon pa lang siya, pwede mo siya pambanggo. Okay? Yung mo nakainit yung gano'n kasi matigas yun. Pagka, baka matanggal pa yung ibin mo. Okay? Yan. Gusto mo ba ng pusong bato? Ito, si Pero, napakabigat, napakatigas ng puso niya. Imbis na lumambot, no, namamatay na yung mga cattle mo, yung mga alaga mo. Imagine mo si Daddy dito, no, isang araw, namatay lahat ng inaalagaan ni Daddy na hayop, yung mga mga kambing ni Daddy. Diba, siyempre, ano, magtatanong si Daddy, Panginoon, ano nangyayari? Anong ginawa kong mali, di ba? I-search mo yung puso mo kung ano yung ginawa mong mali. Kasi napaka-rare na mamamatay lahat ng mga hayop mo. Pati yung manok ni Daddy na matay. Okay? Imagine mo, di ba? I-search mo yung puso. Pero, imbis na lumambot yung puso, ang nangyari sa kanya, tumigas lalo yung puso niya. Gusto niyo ba matigas na puso? Ayun. Okay. Natin, malambot yung puso natin. Pag malambot yung puso mo, makakadama ka. Alam niyo yung makakadama? Nakakadama? Hindi ka ano, no? Nasasaktan mo na yung ibang tao sa mga sinasabi mo. Wala ka lang pake. Okay? Yung mga ganun tao, no? Matigas yung puso. Ay, bahala mo kung ano masabi ko sa kanya. Wala akong ipakailaw. Okay, yung mga ganun tao, gusto nyo ba maging ganun tao kayo? Gusto niyo yung tao na nakakadama. Pag alam mo yung mga sinasabi mo, binabato mong salita. Kasi alam mo kung makaka-encourage yan or makakapag-discourage lalo yan ng tao. Okay? Yung mga pangasa, yung pambubuli, yan, mga discouragement yan. Hindi maganda yan. Pag gaganyan ang puso mo bato. Alam niyo ba yun? Okay? And the Lord said unto Moses and unto Aaron, take to you handful of ashes of the furnace, and let Moses sprinkle it towards the heaven in the sight of Pharaoh. Okay, sobrang tigas mo ha. Ito pa! Plague number 6. 6. Okay? Plague number 5. Tapos na. Ano yung plague number 5? Moraine. Okay, galing. Okay, rain for the cattle. Okay. Plague number 6. Yung plague number 6 ay ito na. Okay, sabi ng Panginoon kay Moses, okay, take to you handful, no? Ashes. Alam niyo yung ashes? Pag may nagsunog, meron yung mga naiiwan na kulay gray, minsan black. Tama? Ginawa yun ni Moses. Okay, at ginawa niya, inisprinkle niya, okay, towards heaven. Sa harapan
sa sight ni Pero. Makita nung niya. Siyempre. And it shall become small dust in all the land of Egypt, and shall be a bowl breaking forth with grains upon men and upon beasts throughout all the land of Egypt. Sino nagkaroon ng boil? Pinsa. Ang sakit nun. Imagine mo yung buong katawan mo magkaroon ng ganun. Pinsain ka. Hindi lang isa. Sampo. Kunyari. May pinsa ka dito. Sakit na lang. No? Kunting galaw. Ah! Sakit nun. Okay? Pinsain ka. Sakit nun. May pinsa sa paa. May pinsa sa ilong. Okay, imagine mo maraming pizza. Okay? Tapos meron pang grains, no? May mga namamaga. Ang sakit nun, no? Okay, upon men and upon beast, hindi lang sa men, pati sa mga hayop. Throughout all the land of Egypt, sa buong land ng Egypt. And they took ashes of the furnace and stood before Pharaoh, and Moses sprinkled it up towards heaven, and it becomes a bowl breaking forth the grains upon men and upon beasts. Okay? Tigas ulo mo, ito pa! Okay? And the magicians could not stand before Moses because of the bowls, for the bowl was upon the magicians and upon all the Egyptians. Pati yung mga manluloko nilang mga preacher, no? Mga manluloko nilang mga magicians, no? Siguro pati paano merong pigsa kasi hindi nga makatayo eh. It's literal na, pero makita natin dito, siguro napaka severe ng kanilang katayuan, okay? Ikaw, okay? Kailan ka ba hindi tatayo? Pag matindi yung sakit mo, di ba? Pag matindi yung sakit mo, hindi ka na tatayo. Hindi ka tatayo pa. Oh, higa ka lang. Nanginina ka. Okay? Ito yung mga ginawa ng Panginoon dito sa mga huwarang propeta nila, mga magicians upon all the Egyptians. And the Lord hardened the heart of Pharaoh. Ito na naman. Imbis na lumambot, tumigas palalo. Not unto them, as the Lord had spoken unto Moses. Ito na yung sinabi ng Panginoon, Papa, tigasin niya yung puso ni Pharaoh. Kasi, pinatigas ni Pharaoh yung kanyang puso. Okay, tandaan nyo ha, hindi ang Panginoon na nagpapatigas automatic ng puso ng tao. Okay? Pag nire-reject mo, ayaw mo sa Diyos, ang Diyos na ang ikaw ang unang nagpapatigas ng puso mo at hinahayaan ka na ng Diyos. Okay, makikita natin yan mamaya sa 2 Timothy 3. Okay, babasahin natin yan sa huli nitong message natin. And the Lord said unto Moses, rise up early in the morning and stand before Pharaoh, and say unto him, thus saith the Lord God of Hebrews, let my people go that they may serve me. Okay? For I will at this time send all my plagues upon thine heart. Okay? Ano yung upon thine heart? Sa puso niya? Eh, hindi lang yun, no? Sa mga minamahal niya. Di ba? Yung mga anak niya, asawa niya, lahat. Okay? And upon thy servants, and upon thy people, that thou mayest know that there is none like me in all the earth, no? To, okay? Inaano mo, kinakalaban mo mismo ang Diyos. Okay? Kinakalaban mo yung Diyos. Ano ka, Diyos? Yun yan, tingin ni Paro sa kanya eh. Diyos siya eh. Hindi ka may paglaban sa Diyos. Ano, parang nagtampo sa bigas. Alam niyo, nagtampo sa bigas. No? Parang ang babangga sa pader. Imagine mo, tatakbo ko na mabilis, babanggain ko yung pader na yan. Mananalo ba ako dyan? Hindi, obviously. Ganun ang ginagawa ni Pero. No? Direct, inaano niya ang Diyos. For now I will stretch out my hand and I may smite thee and thy people with pestilence and thou shalt be
cut off from the earth. Galing ka na gawin ng Panginoon yun. Patayin kang... Okay, alam niyo ba yung utak natin, isa lang ugat dyan. No? Pumutok, patay ka agad. Okay, alam niyo yung nangyari kay FPJ? Ngayon? Anong nagsakit ni FPJ kaya yung namatay? Isa lang na ugat, pumutok sa kanya. Isa lang ugat, ping! Patay siya agad. Hindi siya hindi tatagal. Dali-dali lang tayong patayin ng Diyos. Alam niyo ba yun? Kahit bata, matanda, ang dali-dali lang, isang pitik lang ng Panginoon, patay tayo. Pero ito si Pero, ang ginagawa ng Panginoon, dinadahan-dahan niya. Okay? Kasi napakatigas ng puno, napakatigas ng puso. Ang daming pagkakataon ng Panginoon, ipinapakita sa kanya na ako ang Diyos na makapangyarihan. Pero si Pero, hindi, mas makapangyarihan ako, papatigasin ko yung puno. And in very deed of this cause have I raised thee up for to show in thee my power. Pinapanatili niya si Pero doon para ipakita ng Panginoon yung kanyang kapangyarihan. Makita ng mga tao na hindi pa reprobate, hindi pa galit at hindi pa matitigas ang puso na meron tunay na Diyos, no, na kayang gawin yun sa mga tao. Okay? Yan, no? My power and that my name may be declared throughout all the earth para makilala ng buong sanlibutan kung sino ang Diyos, ang kanyang pangalan. Okay? As yet exaltest thou thyself against my people and thou will not let them go. Okay? Ine-exalt niya talaga yung sabi, hindi, mas pagpapakyarihan ako. Okay? At ayaw kong pakawalan itong mga Israelita. Akin to. Alam niyo yun? Yung si Boy Akin. Alam niyo si Boy Akin? Lahat ng mga bagay na nasa kanya, yun yung pinag... Hindi mo pwedeng kuhanin sa kanya. Napaka, alam niyo yun? Maramot. Alam niyo yun? Mangangkin. Yung buhay natin, number one, hindi yun sa atin. Okay? Tandaan niyo. Kung binigyan tayo ng kapangyarihan, someday, okay, mga nandito ngayon, bibigyan kayo ng kapangyarihan, kayo'y aangat. Kayo, pag nag-aral kayo or something, bigyan kayo ng pagkakataon ng Diyos, iangat kayo sa ibang tao. Sana huwag tayong maging mayabang. Huwag tayong maging baka sariling. Okay? Katulad dito ni Pero, huwag tayong kainin ng sistema. Okay? Ang mga sistema, marami yan. Bata pa kayo, marami pa kayong pagdadaanan. Okay? Mahirap ang buhay, pero sa biyaya ng Panginoon, kung kayo magtatapat sa Diyos, kayo pagpapalain ng Diyos. Kung kayo naman ay pinagpala ng Diyos, sana pagdating ng panahon na yun, nandun pa rin kayo sa state kung saan kinikilala niyo ang Diyos. Kasi merong mga pagkakataon, pag kayo ay yumaman, nagkaroon ng kapangyarihan, okay? Yung iba sa inyo, huwag naman sana, okay, ay kakainin ng sistema or malalayo sa Diyos. Okay? Yung mga ano natin, di ba? Kala nila, sila yung may mga kapangyarihan. Okay? Behold, tomorrow, about this time, I will cause it to rain a very... Ito na, plague number 7. Yan. Behold, tomorrow, about this time, I will cause it to rain a very grievous hail. Okay? Hindi lamang ulan na tubig. Yung ulan na tubig nga, may hangin, nakatakot na eh. Eh, paano pag may hail? May kasama, parang bato. Okay? Such as had not been in Egypt since the foundation thereof, even until now. Alam niyo yung hail, parang ano siya eh. Diba? Makita ka yan. Parang yelo. Nung namuong tubig, uulan ng parang yelo. Nangyari na ba dito yun? Di pa, di ba? Bibihira kasi mangyari yun. Lalo na sa Egypt. Eh, sa Egypt. Disyerto dun. Pag bumaba pa lang yung yelo, kung yelo man yung pababa pa lang, sobrang init, mayiging tubig na yun. Di ba? Pero dito, hindi lang
yellow, din ang makikita natin mamaya. Send therefore now and gather thy cattle and all that thou hast in the field. May kung meron pang natira doon sa namurain, no? Meron pang natira doon sa napeste. Ito sabi din dito, i-gather daw lahat, which shall be found in the field and shall not be brought home. Okay? The hail shall come down upon them and they shall die. Yung mga i-gather lahat, yung mga may ibang ayaw nilang i-gather at ilagay sa isang bahay o sa tirahan ng mga ayaw, ito ay tatamaan ng hail. He that feared the word of the Lord among the servant of Pharaoh made his servants and his cattle flee into the houses. Yung mga takot daw at naniniwala sa salita ng Diyos ay susunod at yung mga cattle nila at yung mga servant nila ay papapasokin nila sa kanilang bahay. Okay? Houses or yung natirahan ng mga yun. And he that gathered not the word of the Lord regarded not. He that regarded not the word of the Lord left his servant and his cattle in the field. Hinayaan. Ano mangyayari? And the Lord said unto Moses, stretch forth thine hand towards heaven, and there may be hail on in all the land of Egypt, and upon men, and upon beasts, and upon every herb of the field throughout the land of Egypt. Okay? Umula ng hail. Ano bang Tagalog niyan? Umula ng ano? Anong Tagalog ng hail? Alam niyo ba yung Tagalog ng hail? Okay, search natin yung Tagalog ng hail. And Moses stretched forth his rod towards heaven, and the Lord sent thunder and hail, and the fire ran along upon the ground, and the Lord rained hail upon the land of the earth. Pag tama daw nung hail dun sa ano, yung ground daw, nasusunog. Ibig sabihin, napaka lakas nun. Alam niyo ba yun? Nag-create siya ng friction. Yung tatamaan niya, umaapoy. Grabe. Diba? Saan kayo nakakita ng gano'n? Yung mga bagay na gano'n, pag tumatama, umaapoy. Baril, di ba? Yung mga bomba, di ba? Gano'n eh, di ba? Pag tumama, boom! Sumasabos. Okay? Pero nang nangyayari, run along upon the ground, and the Lord rained hail upon the land of Egypt. Ganun kagrabe. Okay? So there was hail, and fire mingled with the hail, very grievous, such as there was not like it in all the land of Egypt since it became a nation. Sabi doon, mingled. Ibig sabihin, kasama din daw pala no, ng apoy, yung hail. Grabe. Kapag isang object, galing sa taas, pag bumababa ng bumababa, bumibilis yung velocity, nag-create yun ng apoy. Okay? And the hail smote throughout all the land of Egypt, all that was in the field, both men and beasts. And the hail smote every herb of the field, and break every tree of the field. Sira! Yung mga lahat ng puno. Imagine mo, ang daming puno dito sa alaala. Pagkatapos nito, wala nang mga puno. Sira lahat. Ito yung hangin natin dito, may natira pa eh. Konti lang yung nasira. Pero yun, sira. Only in the land of Goshen, where the children of Israel were, was there no hail. Okay? Yung Goshen banda, kunyari itong Egypt, nandito lang yung Goshen. Ito lahat may hail. Dito wala. The upper right side yung Goshen. Inaral namin sa Numbers. Di ba? And Pharaoh sent and called for Moses and Aaron and said unto them, I have seen this time. Okay? Wow! Lumambot yung puso ni Pharaoh. Sabi niya dyan, no? And Pharaoh sent and called for Moses and Aaron and said unto them, I have sinned this time, and the Lord is righteous, and I and my people are wicked. Okay? Anong meron dito? May pagsisisi na siya. Wow! Entreat the Lord, for it is
enough that there be no more mighty thunderings and hail, and I will let you go, and ye shall stay no longer. Papalisin po na kayo. Tingnan natin. And Moses said unto him, as soon as I am gone out of the city, I will spread abroad my hand unto the Lord. Okay, makikiusap si Moses sa Panginoon. And the thunder shall cease, neither shall there be any more hail, and thou mayest know how that the earth is the Lord's. Okay? But as for thee and thy servant, I know that ye will not yet fear the Lord God. Alam na ni Moses. Okay? Dati, nandidiscourage pa si Moses. Naku, hindi naman kami pinapalayan yan. Alam na ni Moses na pagkanto niya na ng puso ni Pero, mamaya makikita natin yan, kung ano yung mga puso na merong ganyan. Okay? But the wheat and the rye were not smitten, for they were not grown up. Di pa daw tumutupo yung mga wheat. Yung wheat, yun yung ginagawang tinapay. Yung rye, ito, hindi ako natapama nito, ay rice. Ito ay kanin. Okay? Hindi pa tinamaan yun, ano? And Moses went out of the city from Pharaoh and spread abroad his hands unto the Lord. And the thunders and the hail ceased, and the rain was not poured upon the earth. May nakalimutan pa ako doon. Ito, sorry. And the flocks, no? And the flocks and the barley was smitten, for the barley was in the ear, and the flocks was wood. Okay, and doon yung flocks. Yung flocks, yun yung nanggagaling yung mga textile, yung mga ibang damit, no? Yung hindi gawa sa wool, hindi gawa sa hayop, gawa naman sa plant. Okay? Okay, ito. Cotton, saan ito galing? Sa plant. Okay, parang ganun yan. Yung flocks, ginagawa yung damit nila, no? Ayan daw ang tema, yung barley. Nandaw ang pinapag number one, so ano ng barley? Ha? Yan yung mga inumin. Okay, barley, yung mga pang-alak. Okay, ginagawa nilang alak. Yan ang tinamaan dito, yung mga bagay na luxurious, pang luxury, no? Yung mga damit na mga ganda, yung mga iniinom, mga alak, no? Imagine niyo walang alak. Walang tatay na lasing Linggo at Sabado. Walang susuray-suray na daan. Imagine niyo, di ba? Walang tatay na namamalo ng walang dahilan dahil siya ay lasing. Ah, wala. Hindi ka si tatay na online. Tulog na tayo, lasing si tatay. Kasi hindi mo makakausap yung tatay mo maayos pag lasing. Di ba? Pagkagalitan ka lang. Okay? And Moses went out of the city from Pharaoh and spread abroad his hand upon the Lord and thunders and hail ceased. And the rain was not poured upon the earth. And when Pharaoh saw that the rain and the hail and the thunders verses, he sinned yet more. Okay? Siya'y nagkasala pa ng matindi. And hardened his heart, and he and his servant. Okay? May mga tao bang ganito? Nangangako pero napapako? Sino yung mga tao example nito? Ha? Politiko. Yan. Yes. Yung bigas, gagawin ko 10 piso. 10 piso. Mm-hmm. 2 piso kabutil pala ang gusto niya mangyari. Okay. Okay. And the heart of Pharaoh was hardened, neither would he let the children of Israel go, as the Lord had spoken by Moses. Alam na ng Panginoon. Alam na ni Moses, kasi nagtiwala na si Moses sa Panginoon, kung ano ang puso ng tao kinakausap niya. Okay, gusto niyo ba ang kamay ng Diyos ay nasa inyo? Okay, minsan kasi negative yun, pero minsan positive. Okay, ang kamay ng Panginoon ay kamay ng Panginoon ng pag-iingat nasa atin. Maganda yun. Eh kung kamay ng Panginoon ng pagpapalo,
ayaw niyo nun. Okay, tingnan na ngayon natin kung ano yung mga bagay dito sa Bible na ginamit ang salitang the hand of the Lord. Meron ba dito nun? The hand of the Lord. So Exodus 9:3, dyan unang ginamit daw yun, the hand of the Lord. Okay, sa Bible, dyan unang ginamit yung word, the hand of the Lord. Ito yung origin nun. Now, in this case, yung pinaka-origin word niya ay nanggaling sa pagpapalo, hindi sa pagpapala. Okay? Yeah, sa 16, sabi dyan, Exodus 16:3, sabi dyan, and the children of Israel said unto them, would to God we had died by the hand of the Lord. Okay. Yung mga Israelites, sinasabi nila, ito, umaangal naman sila dito. At sinasabi nila, sila na'y mamamatay sa kamay ng Diyos. And in the land of Egypt, when we sat by the fresh pots and when we did eat bread to full, ito yung nagugutom na sila. Okay. Yan ang sinasabi nila sa kamay ng Diyos. Kasi pagpapalo na yun. Okay. Sabi dito sa Joshua 4:24. Sabi dito, that all the people of the earth might know the hand of the Lord, that it is mighty, that he might fear the Lord your God forever. Dapat katakutan natin ang Diyos dahil siya, ang kamay niya, ang pwedeng gumalaw sa atin. Know the hand of the Lord. That it is mighty, makapangyarihan. Okay? Marami pa dito, no? Mga bagay. Sa Ruth, sabi dito sa Ruth 1 verse 13. Sabi dito. Would ye tarry for them till they were grown? Would ye stay for them from having husbands? Nay, my daughters, for it grieveth me much for your sake that the hand of the Lord is gone out against me. Okay? Okay, ito naman, no? Ito naman yung negative, no? Na part, no? Yung kamay daw ng Panginoon ay nawala na sa akin. Wala na yung pag-iingat ng Diyos. Okay? Kay Ruth, kasi nga, namatay yung kanyang asawa, nakamatay pa yung dalawa niyang anak. Okay? Marami pa niyan. Tingnan natin sa New Testament. Sa Proverbs, tingnan natin. Sa Proverbs 21:1, and the king's heart is in the hand of the Lord as the river of waters. Okay. Iningatan lang. He turneth it whithersoever he will. Every way of a man is right in his own sight. Okay. Yung mga nagahari, no? Yung kamay daw ng Panginoon eh. Nasa kanila. Gusto nyo ba maghari? Gusto nyo ba maging leader? Dapat. Okay. Pag maging leader kayo, alam nyo dapat na ang kamay ng Panginoon ay nasa iyo. Okay? Ibig sabihin, dapat maging tama kayong leader. Okay? Sa New Testament, ito tayo. Sabi ko sa Luke 1:66, sabi dito, and all that they that heard them laid them up in their hearts, saying, what manner of child shall be this be? And the hand of the Lord was with him. Ito naman yung kwento ni John the Baptist. No? Ito naman ay positive na hand of the Lord. Okay? And his father Zacharias was filled with the Holy Ghost. Ito yung batay niya si Zacharias. Okay, bata pa lang kayo, nandun yung pagpapala ng Panginoon. Gusto nyo ba nun? Pagpapalang hawak kayo ng Diyos o pagpapalong hawak kayo ng Diyos. Okay, mamainit po tayo. Okay? Okay. Tingnan natin kung meron ba talaga mga tao na gano'n, napakatigas ng ulo. Okay, tingnan natin yung ating Bible. Basahin natin sa... Okay. Ilang minuto na ako? Opo. 39. Okay. Ganito tayo dito sa 2 Timothy. 2 Timothy. Ito
3, 1 to 9. Basahin natin. Babasa po. 3. This knows also that in the last days perilous times shall come. For men shall be lovers of their own selves, covetous, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy. Without natural affection, curse breakers, false accusers, incontinent, fierce, despisers of those that are good. Ignorant, ready, high-minded, lovers of pleasures, more than lovers of God. Having a form of godliness, but denying the power thereof, for such turn away. Of this sort are they which creep into houses, and lead captive silly women laden with skins, led away with divers thus. Ever learning, and never able to come to the knowledge of the truth. Ako naman, now as Jannes and Jambres withstood Moses, so do this also resist the truth. Men of corrupt minds, reprobate concerning the thing. 9. But they shall proceed no further, for their folly shall be manifest unto all men, as there also was. Okay, nakita natin, no? Sabi dito, this known also that in the last day, perilous time shall come. Okay? Sa huling panahon. Nandito na ba tayo sa huling panahon? Lapit na tayo. Dito na, alos na dito na tayo. No? Sa bukana na tayo niyan. Okay? Okay, for men shall be lovers of their own selves. Okay, mahal ang kanilang mga sarili. Covetous, no? Mapangangkin akin yan. Gusto ko yan. Okay? Boasters, mayabang. Proud. Okay, ngayon, mga tao ngayon proud, no? Nagdalagay pa sila na proud, pride man. I'm so proud to be lesbian, to be gay. Hindi nga pangit yan, transvestite ang tao ko. Okay, queer, no? LGBTQ. Okay? Yan sila ngayon, no? Kaya makikita niya, pag kayo ay napalapit sa mga ganyang kaibigan, naku, alam niyo na, yung kamay ng Panginoon ay nasa inyo. Anong kamay yun? Pagpapalo. Okay? Blasphemers! May salita ng yung pangalan ng Panginoon, napaka-ano lang, mga foreign movies. No? Inasabi yung pangalan ng Panginoon na wala lang, walang kabuluhan. Okay? Blasphemers! Disobedience to parents, napakatigas ng ulo, inuutusan ng magulang, ayaw. Hindi na, malaki na ako eh. Ano pang magagawa mo sa akin? Okay, mas malaki na, nako, ganyan na. No? Hindi mo na ako mapapalo, susuntok ng kita eh. Ganyan yan. Okay? Pag malaki na kayo. Unthankful, hindi man lamang kayo marunong magpasalamat. Okay? Aangal pa. Ay, ito lang! Okay. Unholy. Okay? Wala kayong such na holiness ang gagalit sa salita ng Panginoon. Without natural affection. Okay? Ano yung without natural affection? Gusto mo lalaki ka? Gusto mo lalaki? Ba't lalaki ka? Gusto mo babae? Babae ka? Gusto mo lalaki? Tama? Yan ang tamang affection. Pero ang natural, baliktad, lalaki ka, gusto mo ng lalaki. Babae ka, gusto mo ng babae. Tao ka, gusto mo hayop. Unnatural affection. Truth breaker, ito nga yan, with pero. Oh, sige, papakawalan ko na kayo, pero pagdating na ng panahon na yun, wala na. Inatigas niya na yung puso niya. Truth breaker. Kung may pinag-usapan kayo, gawin mo ang oo mo. Dapat oo. Ang hindi mo, hindi. Okay? Alak tayo, hindi. Ganun mo kagad. Sigarin nyo tayo.
Ano ba tayo? Faith tayo! Hindi! Alamin mo! Kasi ayaw mo nun. Church tayo! Oo! Magbasa tayo ng salita ng Panginoon. Oo! Sige, go! Magsaulo tayo ng salita ng Panginoon. Oo! Ganun. Punta tayong church. Magsulok. Pero pag kaniyayang mag-bait, ah, sige! Kapaligtad siya. Okay. False accusers. Okay? Sinungaling. Pag-aisahan natin to. Sabihin natin ganito to, pero hindi naman. False accuser. Incontinent. Okay, hindi ka na ma-pacify. Fierce. Lagi kang galit. Hindi ang legends, ha? Hindi ako laging galit. Okay. Ikilala nyo lang ako. Despisers of those that are good. Ayaw mo na mga bagay na mabuti. Ipagpunta sa church, ayaw mo. Salita ng Panginoon, ayaw mo. Maayos na pamilya, ayaw mo. Gusto mo magulong pamilya, pagising pa lang sa umaga, away na agad. Traitors. Traitor. Naninira, patalikod. Okay, alam niyo, di ba sa mga anong na pinapakita yun? Nakatalikod na sa kasusuntok. Traitor yun. Sa boxing, bawal yun. Okay? Heady. Yan din, matigas ang ulo. High-minded, mayabang pa rin. Lovers of pleasure more than lovers of God. Mas gusto mo yung lagi kang... Okay? Ayaw mong nahihirapan, gusto mo palagi pleasure, gusto mo lang. Masarap na pagkain, ayoko ng tuyo. Masarap ng tuyo eh. Hindi na nga makakain, masahin na ako. Okay. Having a form of godliness, merong konting pagkaano, di ba? Si Kurbaloy, di ba? May form of godliness, ako ang Diyos! Yung pala kung anong pinagkakagawain sa mga babae. Yan, makikita rin dyan. But denying the power thereof. Okay? Yan, yung mga naglalakad dyan. Tanungin nyo kung paano sila maliligtas. Tanungin nyo lang. Yung mga naglalakad dyan. Yung mga nag-aano ng salita daw ng Panginoon. Paano ko po maliligtas? Dinideny nila yung power ng kapangyarihan ng Diyos na magligtas. Kasi hindi sila ligtas. Okay? From such, turn away. Okay? Humiwalay kayo dyan. Pagka may kita kayong mga taong ganyan, ayaw sa Diyos. Kunyari, may Diyos, pero Diyos niya, sarili niya. Inisa-isa dun. Mayabang. Okay? Malandi. TikTok ng TikTok. Pleasure yun eh. Paganda ng paganda. Lalabas ng bahay, hindi mo na makilala. Kala mo si clown. Sobrang dami ng kolorete sa mukha. Tatawa kayo. Pero totoo, ngayon ganyan. Lalabas ng bahay, yung damit kulang. Ganun yung damit. Imagine nyo, pag pe-preach ako, ganito yung damit ko. Tapos kita yung ano ko dito, yung puson. Eh, ginauso eh. Ginauso ni ano eh. Carlos Yulo eh. Winnie the Pooh. Natatawa kayo. Pero yan yung ginagawa nila sa atin. Yung katatawanan, yung tama, ginagawa nilang mali. Yung mali, ginagawa nilang tama. For this sort, they are which creep into houses and lead captive silly woman. Okay, mga kababaihan, naku, huwag kayong magpapaloko. Okay, ang daming manloloko mga kalalakihan. Okay, lagi ka lang sasabihin ng I love you. Hindi mo lang alam lahat ng classmate mo sinabihan na ng gano'n. Kung ikaw ay isa dun sa mabibingit niya, patay ka. Okay? Laden with sins, led away with diverse lusts,
Kaya yung TikTok na ako. Ang dami dyan. Yung mga ibang babae dyan, nag-uubad na. Para lang makilala sila. Magkaroon sila follower. Ako dapat hampasin sa pwede para magkaroon ng follower. Ever learning and never able to come to the knowledge of truth. Aral ng aral, aral ng aral. Hindi na may mga iba, mga super sa pag-aaral. Hindi naman nakikilala ang Diyos. Hindi naliligtas. Okay? Now, as Janes and Jambres, ito daw yung, sabi nila, ito daw dalawang to, ito daw yung mga magician ni Pero. Ito daw, which stood Moses, so do this also resist the truth. Okay? Ito yung mga dumalaban kay Moses, pinapakita nila kay Pero kung ano yung kaya na rin namin gawin yan. Men of corrupt minds, corrupted yung isip, yung puti ginagawang itim, yung itim ginagawang puti, yung masaya ginagawang malungkot, yung malungkot ginagawang masaya. Diba ispangit? Reprobate concerning the truth. Rejected. Reprobate mind. Baliktad na pag-iisip. But they shall proceed no further, for their folly shall be manifest unto all men, and there also was. But thou hast fully known my doctrine, manner of life, purpose, faith, long-suffering, charity, patience. Okay, makikita mo naman yan, yun yung pinagkaiba na mga taong reprobate sa mga taong naglilingkod sa Diyos. Okay? Mahirap. Nakikita niyo yung hirap nila. Hindi madali. Pumunta dito palagi. Pero salamat sa Panginoon. Okay, nakikita namin kayo. Okay? Persecuted. Persecution. Affliction which came unto me at Antioch to see Paul as at Iconium, at Lystra. What persecutions I endured, but out of them all the Lord delivered me. Okay, maganda doon, dinideliver tayo. Tayo ay separate. Inihiwalay ng Diyos. Okay? Gusto nyo ba yung ganon? Inihiwalay kayo ng Diyos? But evil men and sore seducers shall wax worse and worse, deceiving and being deceived. Yung mga nadideceive daw nun, yung sumasama kayo kibuloy, karapat-dapat sa kanila yung kasi, niloloko rin nila yung sarili nila. Maniniwala ko manggagaling sa Pilipinas yung ano, si Jesus. And kung nagbabasa ka ng Bible, nandun dapat mong, di ba? Ang pagpabalik ni Jesus, nandun yun. Kung saan siya umakyat, dun daw siya bababa. Sabi ng Panginoon, eh paano bumaba sa Pilipinas? Hindi nga bumaba eh. Bila na lang husbong eh. Di ba? Kung nagbabasa kayo ng salita ng Panginoon, malalaman nyo na ito ay taong mali. Pero kung hindi ka nagbabasa ng salita ng Panginoon, maloloko at maloloko ka niyan. Kasi napakaraming pera niya. Okay? But continue thou in the things which thou hast learned and hast been assured of knowing whom thou hast learned them. And that from a child thou hast known the Holy Scripture which are able to make thee wise unto salvation through faith which is in Christ Jesus. Hindi na ang salita. Maligtas muna tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Pag naligtas ka, sumunod ka sa Panginoon. Para ikaw ay ilayo ng Panginoon, sever, iwalay ng Panginoon sa galit niya sa mga taong ayaw sa Panginoon. Okay, tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat po muli. Pagpapaalala, Panginoon, na ang kamay po, Panginoon, ay nasa mga anak mo, sumusunod sa inyo. Kamay ng pagpuprotekta sa kanila. Kamay ng pag-ibig. Ang kamay mo rin, Panginoon, na ito, ginagamit mo, Panginoon, para ipakita sa mga tao na ayaw sa iyo, galit sa iyo, reprobate mind. Yan yung inyong pagpapalo. Ganun din sa mga anak mo na ayaw sumunod sa iyo. Kamay mo, Panginoon, ay napaka-bigat, Panginoon. Makita namin, Panginoon, na hindi lang ito para kami ay parusahan. Ipakita, Panginoon, na ang perfect will niyo, Panginoon, pinaka the best nakatayuan namin dito sa mundo.
Salamat, Panginoon, sa pagpapaalala mo sa buhay ni Moses, sa buhay ni Pedro, sa mga alagad ni Pedro. Panginoon, paano niyo, Panginoon, pinapakita amin ang pamamayagad sa amin. Salamat po, Panginoon, sa pag-iingat sa amin. Panginoon, patuloy na kami ay ingatan mo, Panginoon. Balik muli, Panginoon, dito sa inyong bahay sa bahay upang muli, Panginoon, pagsalusaluan namin ang inyong pagkain, ang mga salita. Ganun, Panginoon, ingatan, Panginoon, kami, Panginoon, sa aming pagsamantalang pag-iwahiwalay. Ganun din, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa pagsasaluan namin ng merienda. Hindi na kalakasan ko sa amin. Salamat po muli sa umaga nito. Sa mga pagpapala sa pangalan ng Panginoong Jesus sa amin. Walang kahanda.